pinapanood ninyo sa internet or sa TV, nakikita nyo din. Napapakinggan sa radyo, nakikita sa mga events at syempre yung vlog niya. Marami ang followers at hindi lang yon, full-time mom din ito. Minsan or madalas nakikita ko baker din ito at negosyante rin. Ako, natutulog ka pa ba? Ang kasama po natin ngayon sa ating segment na Pagkakakitaan Unlimited, of course, Cheska Santiago Bobadilla. At ang very special guest ko ngayon, very close to my heart at matagal ko ng kaibigan ito, si Miss Colleen Mateo. Colleen, welcome! Hello, Miss! Paano ba tatawagin? Kasi ang tawagan natin, Mama Cheska. Oo. Ano ba kita tatawagin, Miss Cheska? Cheska na lang. Hello po, Cheska. Kasi ate-ate ko yan sa ano eh, sa istasyon dati. So, sanay ako natawagin siyang ate or mama. So, hello Mama Cheska. Ayan, and thank you for having me in your vlog channel. Maraming salamat. Mm-mm. Tinan nyo naman ang energy. Ibang level talaga ang energy nitong babaeng ito. Sa buhay, hindi lang on air or online, pati sa buhay, very energetic. Kasi mamaya pag-usapan natin yung negosyo niya, no? Pero sa dami ng ginagawa mo, konting kwento lang kasi nung magkasama pa po kami sa office, mag-office mates pa kami, natatanda ako, nagbebenta to ng ano eh. Marami kang gustong ibenta at mahilig ibenta, no? Nagbebenta ka before ng mga, hindi ko makakalimutan yun. Sandals! Oo, at saka ng every undas, nagbebenta po ito ng kandila. Tama ba? Correct! Oo! At syempre, isa ka sa buyer ko. Kasi ako naman, anything na pwedeng pagkakitaan, anything na magkaroon tayo ng extra income, talagang hinahanapan ko yun ng paraan na ibenta. And very vocal naman ito si Mama Colleen, na kumbaga kahit sa mga vlogs niya, nakikita ng mga followers and fans niya na hindi siya pinanganak na mayaman. Di ba sinasabi mo yun na kailangan gumayod, kailangan di ba magsumikap para maabot ang pangarap. So, yung mindset mo na yun, bata ka pa or younger Colleen ka pa, ganun na. Yes, bata pa lang ako. Naalala ko nung kung saan kami nagtitinda ng chinelas, kung saan ako sinasama ni Mama para magtinda ng mga binibenta niya, papaya soap, etc., etc. So, talagang lumaki ako na may pagka-business-minded na yung nasa utak. Kasi ito talaga yung naging extra parang pinagkakakitaan namin. Kumbaga, ito yung nakakatawid program sa aming pamilya. And yun, and kasi isa rin yung way ko kasi para nung college din ako, yung pagbebenta ng kung ano-ano, even pulboron, nagbebenta ako sa school. Yung tipong habang may lesson, may kumakalabit sa akin kasi bibili ng pulboron or cupcake. Kasi ito rin yung paraan ko para magkaroon ako ng extra baon. So, yun yung paraan ko para talagang hindi lang tayo pwedeng sumandal with the sahod that we have or sumandal sa parents natin. Kung kaya nating dumiskarte para sa pamilya, para sa ating lahat, gagawin natin. So, yun. At sila, Colleen, ay marami silang magkakapatid. Hindi naman super dami, pero kumbaga kung sabi nga niya, kung pag-aaralin, marami silang pag-aaralin. Kung bubuhayan, marami silang magkakapatid. Pito lang naman kami. Pito lang kami. And nakita ko talaga kasi yung struggle ng mama ko. Kasi bilang siya ay single mom, hindi naman siya yung, kumbaga siya lang talaga yung nagtataguyod sa aming pamilya. Nasa amin yung daddy namin, pero ang tumatayo talagang ama ng tahanan, yung nanay namin. So, siya talaga lahat. Kumbaga, imaginein mo for a mom, single parent, na siya ang bumubuhay sa pito, mahirap talaga siya. So, nakita ko talaga, naging saksi talaga ako sa hirap niya. And ako talaga, during my school days, pinangako ko talaga sa sarili ko na darating ang araw, ako yung tutulong ako kay mama. Darating yung araw, kumbaga, hindi ako magiging pabigat, gagawin ko ang lahat para makatulong sa kanya. So, yun yung mga small things na ginagawa ko nung araw na up until now, nadala ko siya kahit nagkaroon na ako ng sariling pamilya. Kahit nagtatrabaho na ako as a radio DJ noon, talagang walang kieme, go magbenta tayo para may extra income tayo, may extra pambayad tayo sa mga bayarin. Ayan. And considering hindi ka only child at saka hindi ka panganay. Hindi, gitna ako. Kasi saksi ako sa nasaksihan ko talaga yung
yung mga kapatid ko na maagang mag-asawa, tapos yung mga kapatid ko na may mga, alam mo yun, yung mga kanya-kanya talagang buhay. So parang, ewan ko, somehow, tumatak sa akin na ito yung goal ko. Ang goal ko is to finish my study. Ang goal ko is makatulong kay mama. Actually, may story pa nga yan. Kasi nung gagraduate na ako ng high school, bago mag-college, parang sabi ko kay mama, ma, magtrabaho kaya muna ako as crew sa mga sa Jollibee, sa McDo, ganyan. Kasi ang dami, during those time, ang dami ko mga classmates na parang nagpa-part-time job sa mga ganyang klaseng restaurant or fast food chain. Pero sabi sa akin ng nanay ko, magtatrabaho ka o lalabas ka ng bahay na ito. So syempre, pinili ko yung mag-aral, pero noon pa man, parang meron akong eagerness to help her. Speaking of bread and butter, ano yung bread and butter? Sabi nga niya, na-employ as radio DJ, buhay radyo, at saka nag-events host ka din hanggang ngayon naman, no, mama? Yes po, opo. Isa yan sa kakambal ng ating trabaho, yung pagiging events host. So, ayun po, nag-ano tayo, dahil nawala yung mga on-ground hosting, di ba, ang dami nating events nung araw, talagang meron tayong mga audience na malalawak at talagang malalakas, pero dahil nawala yung on-ground hosting, nakakatuwa lang na may mga kliyente na nag-embrace na ng online hosting. So ngayon, aside for being a radio DJ, rumarakit din tayo bilang digital host at naiimbitahan at napagkakatiwalaan naman. So salamat sa mga nagtitiwala. Aminado naman tayong lahat, kahit yung mga ka-industriya natin, di ba, Mama Colleen, na nung nawala yung face-to-face na mga events o yung on-ground, medyo matumal, di ba? Hindi kasing lakas ng before na sabi mo nga halos hindi na tayo matulog, di ba? Correct. Sobra. Actually, nung first year ng lockdown, di ba, dyan talaga yung wala. As in, walang-wala, walang events. Wala talaga. As in, zero. May mga nag-re-refund pa. Yung masakit, may mga nagre-refund na wala kang i-re-refund. Charot! Di ba? May mga nagre-refund. So, somehow, aminin ko, tinamaan ako ng anxiety nung time na yun. Parang medyo nalulungkot ako. Kasi, lalo na, di ba, Mama Cheska, sanay tayo sa trabaho, sanay tayo na every week. Minsan, magkakasunod na araw sa isang linggo, meron tayong hosting gig. So, bigla siyang nawala. Biglang wala because of pandemya. So, nung time na yon nagkaroon ako ng anxiety and naghanap ako ng mga avenue para mabaling yung anxiety na yon. I'm sure marami dito yung nag-umpisa yung Dalgona Coffee, nag-umpisa yung mga fitness, meron dyan, naging plantita. Lahat yun pinagdaanan ko, naging instant baker, kahit hindi ako baker, natuto lang via YouTube University. So, yun yung naging attention ko nung time na nagkaroon nga ng pandemya. And somehow, may maganda rin namang naidulot, katulad nga nung pagbe-bake, pinagkakitaan ko siya during nung mga time na hindi pa ako bumabalik sa radyo, nung nawala talaga yung mga gig, yung mga online hosting. So, yun yung sumalo sa akin, yung pagbe-bake ko nung pandemya. Pero ito, dahil nakakatuwa at nakita ko yung latest post mo, number 5 ka and going forward pa, going up pa sa mga sellers, di ba? Number 5 siya, top seller sa Shopee ba ito, Mama? Shopee, Mama! Shopee, ang aking organic lip cheek tint. Backstory lang, with this one, kwento ko lang muna saglit. Kaya ako naka-come up with lip cheek tint. Nakakama pa ko nito nung time na buntis ako. So, sabi ko, parang, syempre pag buntis, di ba, mama, parang gusto natin feeling pretty tayo, we don't wanna look haggard. At kapag buntis ka, kinoconsider mo rin yung mga, ano ba yung bawal sa buntis, ano ba yung hindi pwede sa buntis, ano ba yung pwede sa buntis. So, nung time na yun, parang naka-bump in ako with an organic lip cheek tint at nagustuhan ko talaga siya. Then, sabi ko, bakit hindi ako magbenta? Bakit hindi ako mag-rebrand ng sarili kong brand? And then, ayun, dahil ako rin naman, parang gusto kong i-motivate yung mga preggy moms na kahit buntis ka, you don't need to feel bad or feel not pretty. You can still be pretty. So parang ito yung naging gateway ko nung time na yun, na nagkaroon ako ng pakikay for myself, and nagkaroon ako ng idea na yun na, parang kasi struggle nga yung mga buntis na maghanap ng product na perfect para sa mga buntis. So, yun yung naging parang agenda ko na, sige, gagawa ako ng lip cheek tint na pwede sa lahat, pwede sa buntis, para lahat tayo blooming, lahat tayo magaganda. So, yun, eto na siya ngayon. Mm-hmm. And tama ka, number 5 siya sa shop at kinilig ako.
Oo. Sabi nga nila minsan, kung ano yung problema mo, minsan doon ka nakakahanap ng solusyon at yun yung nagiging pagkakakitaan mo. So sa case mo, gano'n, no? Nang problema ka, syempre, dapat non-toxic yung mga ano, walang mercury at kung ano-anong mga Yes. chemicals, di ba? Totoo. Eh tayo pa naman, medyo kikay tayo. Di ba gusto natin, ano pa rin tayo, blooming, ganyan. So yun, naghanap talaga ako and nakahanap ako and na-excite ako na i-introduce siya sa mga co-mommies ko. And then yun, dun siya nagsimula and tuloy-tuloy naman ang benta kaya so happy naman. Oo. So dahil yan ay home-based business at organic yung mga lip chick tint, ah, ikaw talaga na gano'n, niluluto ba yan? May mixture ba yan? At talaga pinag-aralan mo yun. Yes, actually meron tayong manufacturer ng ating lip chick tint. Although nakita ko din at talagang bago naman natin gawin ang isang produkto, I made sure na sigurado ito. Kumbaga binisita natin yung planta at siniguro natin na talagang quality yung pagkakagawa. So may vlog ako about it. Pinakita namin on how namin siya ginawa. So nandun yung vlog na yun. So parang basically ngayon may supplier ka na at kumbaga ang focus mo na lang is i-out yung mga orders every time na may mag-purchase sa'yo. Actually, no, pwede naman kaming gumawa from the raw materials. Pero kasi as for me, bilang I am a mom of two at ang dami ko rin ganap sa buhay, I think mas madali for me na may manufacturer ako na sila na ang gagawa and then ibibigay na nila sa akin na finished product na siya. Pero syempre, from time to time, nag-uusap kami kung ano yung mga kailangan i-improve, ano yung mga, kunyari for the layout, nagkaroon kami ng collaboration, ano yung mga dapat kong baguhin. Lagi naman, from time to time, meron kaming talks about it. Kunyari, I noticed may something wrong with this and that. So, constant communication naman. And nakakatuwa kasi it's been easy yung aming working relationship. Kaya so happy. Mm-hmm. Oo. Una sa mga friends, of course, talagang kami ang unang bibili sa'yo, ang tatangkilik sa'yo, mga relatives and mga friends. Yes. Pero level up, baka interesado din yung iba. Miss Colleen, paano siya ilagay sa Shopee? Kasi kung meron siyang ano, meron siyang ibang products, lip cosmetics man or hindi, paano mo mailalagay sa Shopee? Actually, no, ang daming nagtanong sa akin kung paano nga daw maglagay sa Shopee or sa Lazada. Madali lang siya, para lang din siyang Facebook na magpo-post ka, ilalagay mo lahat ng mga details about it. So, madali lang siya. Syempre, kailangan lang, para may mga nire-require lang sila na ID mo, bank details mo, para kapag every time na may bumili sa'yo, yung Shopee payout, yung every, kunyari gusto man siyang i-out sa, i-withdraw doon sa Shopee account mo, ida-direct nila yun doon sa bank account or GCash account na nilagay mo. So madali lang siya, sobrang dali lang niya. Actually, nagka-interest ako na maglagay sa mga ganyang account sa Shopee or Lazada because number one, convenient siya. Kumbaga, hindi mo naiisipin yung, pupunta pa ako ng courier, aalamin mo pa yung shipping fee, magkano. Kasi with Shopee and Lazada, once they check out, automatic meron ng shipping fee and kukunin na lang siya ng courier or pwede i-pick up sa bahay mo or dadalhin mo doon sa drop-off points nila. So wala ka ng problema doon. So yun yung easiest way. Kasi minsan sa Facebook, maganda rin naman on Facebook pero medyo tasky lang. Kasi for example, pupunta ka pa sa courier, aalamin mo magkano yung shipping fee. So may mga ganoong matrabahong part. Although meron na, although madali rin naman somehow minsan pag malapit sa iyo yung bumili, kunyari Makati lang, Pasay lang, kasi may mga Grab na ngayon, may Speedy. So ang nakakatuwa lang kasi with this sa online selling, nag-boom talaga siya at hindi lang siya basta nag-boom, may mga platforms na tayo na mas pinapadali sa ating mga seller yung pag-transit ng product, like nag-a-adapt yung mga rider, may mga delivery app na. So, yun yung masaya doon. So, ngayon, meron din ako pinag-aaralan ngayon actually, Mama. Ah, hindi pala. May i-release pala ako very, very soon na soap. It is a papaya soap. IC Glow. So, IC stands for Ivan Colleen. And IC, kaya IC Glow ang ginawa ko. Kasi parang I see that you will glow with our soap. So, bago ko siya ipa-mass produce, at bago ko siya pinag-isipan na ibibenta ko ba to, maganda pa talaga to, sinubukan ko muna siya. Kumbaga, tinest ko muna sa akin, tinest ko kay Ate Bing, tinest ko kay Dodong, lahat kami sa bahay required na gumamit. Kasi
nandun din tayo sa fact na pag ako lang, maaaring hiyang sa akin, baka hiyang, hindi hiyang sa iba. So talaga sinabi ko na, Ate Bing, gamitin mo. Ginamit ko rin kay Riley, ginamit ko rin kay Daddy. So lahat, pare-pareho naman yung feedback namin about the soap. So excited ako na i-release siya kasi nasubukan namin siya. So ganun ako, Mama. I make sure that before ako mag-release ng product, nasubukan namin siya. At hindi lang ako basta to earn, I also want to share the experience. Kaya naman nakaka-inspire at siguradong nai-inspire na yung mga nanonood sa atin at ibinabahagi natin itong experience na ito ni Mama Colleen. Sige, bigyan ka namin ng chance na i-promote yung products mo, ano yung shop name mo sa Shopee, at saka syempre yung vlog mo na, ano ko, ang daming hundreds of thousands na yung followers mo. Ayan, maraming salamat, Mama Cheska. Ayan, thank you for this opportunity. Ayan, matagal lang kami nag-uusap ni Mama Cheska at natuloy na, yay! Thank you. At ito na nga po yung aking produkto. Ito nga po yung organic lip check tint. Itong Hello Colleen PH. So meron akong 4 shades. Ang gamit natin is, ang gamit ko ngayon ay Kikay. Sa pisngi ko ay Pabebe. So meron tayong palaban para sa mga kababaihang nanlalaban sa buhay. Meron tayong sopistikada na nananatiling sopistikada despite of the pandemia. Meron tayong kikay, be kikay, anumat anuman ang pinagdadaanan mo sa buhay. At pabebe, kung gusto mo lang magaan lang or pabebe looks lang, ay meron tayong pabebe. So I have 4 shades and this is organic. Pwede sa buntis, pwede kahit kanino kasi organic siya. And may nakalagay naman na manufacturing date and mga expiration date dito sa gilid. So yun, available lang siya in 5 ml. Before, available siya in 10 ml, pero pinace out ko na yun. Nag-focus na ako with 5 ml, and this is actually roll-on type. So para lang on the go talaga siya. Whenever, wherever, kung nasan ka man, pahid-pahid lang, konting damp lang, and then pack na pack na. And also, eto na yung soon na i-release ko, yung IC Glow. Ayan, sobrang yan ang ginagamit ko sa mukha ko at sa katawan ko, and sobrang ganda nito. So excited na akong i-share din to sa inyo. So yan, bisitahin niyo na po ang aking Shopee account, that is shopee.com/Colleen Mateo. Ang Facebook po ang aking online shop, Hello Colleen PH. At yun, sa aking pong YouTube account, Colleen's World. Ayan, please do subscribe, Colleen's World. At subscribe na rin kayo sa YouTube channel ni Mama Cheska. Ayan, at Facebook, Colleen's World, DJ Mama Colleen sa Instagram, TikTok, and on Twitter. So maraming salamat, sabay-sabay tayong maging blooming para hindi halata na may pinagdadaanan tayo sa buhay. Dapat maganda lang, o diba? Oo naman, kaya talagang maganda ka na, kumikita ka pa, at saka sabi mo nga, hindi halatang hard work. Kahit na katulad kayo ni Mama Colleen na sobrang daming ginagawa sa buhay, maraming ganap sa buhay. So once again, maraming salamat sa time na binigay mo para sa amin, Mama Colleen. Salamat also, Mama Cheska. Thank you for this opportunity. And God bless! Salamat. Mm-mm. God bless din sa business mo. Ayan. God bless sa business ng Hello Colleen at sa marami pang product lines na ilalabas sa mga susunod na araw. Nakasama po natin si Colleen Mateo dito sa ating segment na Pagkakakitaan Unlimited, kasi unlimited naman talaga ang pwedeng source of income. We'll be right back.